Are you slim enough? Yan po ang ating message ngayon. Every entry point has a limit. Halos lahat ng pinapasukan natin na doors may limit yan. Sa airport, yung mga airport doors, well, technically, literally, symbolically, the doors, ang nagli-limit ng entry, volume, and weight of your luggage. There's a limit. Immigration, if you have traveled abroad, pagpasok nyo ganyan sa isang airport, pagbaba nyo sa aeroplano, ang unang-unang kakaharapin nyo mga people from immigration. Anong mga pwedeng maging limitasyon ng pinto ng immigration? Nationalities. Some nationals are not welcome in other countries. O kaya, duration of stay. It becomes a limitation. Kaya kumisan, pag pumasok kayo, there was a time when I went to the United Kingdom and I crossed the channel from France. At alam niyo naman, pagkagaling kayo sa Pilipinas, eh lagi na lang kayong pinaghihinalaan na mag-overstay at magtatrabaho doon illegally. Kaya sabi sa akin ng immigration officer, how long do you want to stay in England? Sabi ko naman, I don't know. Why don't you know? Well, if I like it, I'll say 2 weeks. If I don't, 2 days. Sabi niya, siguro ba ang yabag naman ito ah? Sino kaya ito para hindi magustuhan na magtagal dito? Kasi akala nila lahat tayo gusto-gusto na lahat yung magtagal sa kanila. Pinapasok ako, although may visa ka, pero yung visa, actually, it doesn't entitle you to entering. You may enter or you may not, kahit may visa ka, depending on the officer at immigration. So nilagyan nila ng, ganun katagal, ang pwede mong stay. May mga limitation yan. Immigration, status of your stay is also a limitation. Sa mga paid amusement places, pupunta kayo sa mga karnabal, pupunta kayo sa mga kung ano-anong mga tar city, o anong mga limitation, the limit that is set on you, payment. You've got to pay. Without being able to pay, you cannot enter. Yung mga by invitation gatherings, what can limit your entry? The invitation itself. Or your attire. Kapag sinabi doon na Philippine turn of the century attire, formal attire, whatever it is, minsan wala kang damit, hindi ka napupunta. Ba't hindi ka dapat pupunta? Kasi wala akong damit. It limits us. Nakakalimit doon sa door na yon yung ating attire. In other places, what can limit entry? Age or race or creed or even look. There's a very famous disco in New York na pagka kumakatok ka doon sa door nila, titingnan ka ng doorman from the yung small window. Pag ang itsura mo ay hindi ka mukhang social enough, hindi ka nila papapasukin kahit willing ka magbayad. So pati itsura mo, titingnan nila. In all of this, if one had or if one carried a disqualifying factor, the door would be too narrow to let one in. Kaya marami kumisan, may mga visas to the United States of America. Pagpunta nyo doon sa entry point, may nakita silang kutakot-takot ng mga dala mo, mga diploma mo, mga kung ano-ano, mga biodata. Ay, magtatrabaho to dito. Hindi ka pinapapasok dahil meron kang dala na mali. Sa Saudi Arabia, pag nagdala ka ng mali at hinuli ka, hindi ka makakapasok. Kaya dito pa lamang sa sarili nating airport, sinasabi na ay pinagbabawal pong magdala ng mga rosaryo, mga estampita, mga biblia. Sa sarili pa lang nating airport, pinagbabawal magdala ng mga pagkain, etc., etc. There was one experience of mine. Ang dami kong dalang ang gagandang mga primerang mangga, isang katerba, mga siniguelas, at mga prutas para kakainin ko habang biyahe, 9 hours eh. At saka ang dami sumasalubong sa'yo, bibigyan mo ng fresh Philippine fruits. Masarap ang feeling ng mga sumalubong. Aside from nakita ka, meron kayong uwi-uwi galing sa sariling bayan. Dito pa lang sa airport dito, ayaw na nila akong papasukin dahil sa aking mga mangga. Eh sinadya ko na huling papasok ko doon sa pinto, pinaubos ko na sila para dahil ko may dala ko marami mangga, baka hindi pumayag. Tapos sabi nga nung nasa door, pero tinitingnan nila ang mangga ko. At marami nang silang nakitang, marami na silang nakumbaga, nakumpiska kung ano-ano. Mga primerang mga pagkain lahat, mga balot, mga penoy, mga alamang, kung ano-ano. Nandun ang dami, sigurado maghahati-hati sila. Nung nakita nila yung mangga ko, ang gaganda, nagkatinginan sila, bawal po magdala ng mangga sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia na ba to? Hindi po, pero bawal po doon. Pwes, pagdating doon, I will face the authorities. Hindi pa to Saudi Arabia, hindi pa to bawal dito, and I'm going to board the craft with my mangoes. Hindi po pwede, then I'm not boarding. Umupo talaga ako, hindi ako talaga sasakay. Alam, magkakaproblema sila. I know airline procedures. Lumampas na ako sa immigration, lumampas na ako sa lahat-lahat, nandun ako sa manifesto. Mande-delay ang flight. Kasi alam ko, pinagnanasaan nilang aking mangga.
At serious ako, hindi talaga ako sasakay. Kung sakali, di hindi ako sasakay, di wag. So, I'm serious, I'm not boarding the plane without my luggage. So, dumating na, tinawag na yung purser, yung chief, ewan, kung ano na na. To make a long story short, pinasakay ako, dala ko ang aking mangga. That doesn't always happen. Kumisan meron tayong dala, mga kapatid, hindi tayo nakakapasok dahil sa ating dala. And it happens in salvation. There are people that would like to get into the door of salvation, and they're not slim enough. Hindi sila kasya. Punong-puno sila ng kanilang concept of self-righteousness, concept of religion. Kaya they're so bloated, they would not get into the door of salvation because the requirement to get into that door is that you must be slim enough. The limitation is faith. Anything more or less than faith will disqualify you. And it also happens sa righteousness natin, mga kapatid, the door is narrow. The door is very narrow. Sa ministry, if you want to get into the ministry, the door is very narrow. You've got to be slim enough to fit in. And if Christians want to grow, to minister, we should be slim enough. Panginoon, i-bless niyo po kaming lahat sa pagtitipong ito. Marami po sa mga anak mo na natipon ngayon, at ito, alam niyo po, na kinailangan na lumampas sa maraming sagabal para lang makarating dito ngayon. Marami sa amin, Panginoon, ay pinilit na mapigil ng kaaway. Subalit matagumpay kayo na dala niyo po kami dito. Nawa ang tagumpay na ito ay hindi masayang. Mabless po kami, Lord. Hindi lang nakarating, kundi mabless po kami. Mahipon niyo, mabago niyo kami, at patuloy niyo kaming mahamon into greater godliness. Kung may nakikita po kayo sa amin, Panginoon, anumang batik ng kasalanan, anumang attitude, anumang ideya, anumang bagay na magiging hadlang sa iyong pagpapala, lahat ito, Panginoon, sinusuko po namin sa iyo. Alisin niyo po sa amin. Hugasan niyo po kami. Palitan niyo po ng presensya ng Espiritong Banal ang mga mababakanting lugar ng mga bagay na ito. Iniaalay namin sa iyo, Panginoon, ang aming puso. Binibigyan po kayo namin ng laya na kumilos ayon sa iyong kalooban. Accomplish the purpose for which you have gathered us. Move freely. We give you, Lord, control over this activity. At lalo namang hindi namin pinapayagan ng mga gawa ng kaaway na kumilos sa aming kalagitnaan. At sa ngalan at sa otoridad ng pangalan ng Panginoong Hesus, itinataboy namin ang anumang uri ng espiritu, masasamang espiritu, o anumang kanilang mga impluensya, paggawa, pagkilos sa aming kalagitnaan. Tanging kayo lang, mahal na Espiritong Banal, ang tinatanggap namin. Pagpalain niyo po kami, nawa paliwanagin niyo ang mukha ng Ama sa amin, at nang sa gayon hindi lang kami matuto, maging kamukha pa kami ng Panginoong Hesus. Bless us, Lord. Take over, bless your people, lift up only your name. We praise and thank you, and we expect blessings from you with eagerness and with gratitude in the name of Christ. Amen. Amen. Sabi po sa Luke 13, verses 23 to 24, at yan ang kaisa-isang verse natin ngayon na pagsasalusaluhan. Luke 13, verses 23 to 24. And someone said to him, Lord, will those who are saved be few? And he said to them, strive to enter by the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Why not? Because many people will not be slim enough. Kaya ang unang tanong ko sa inyo kanina, mga kapatid, are you slim enough? These verses reflect truths on salvation as in finding the kingdom. Yan ang nasa Matthew 6:33. But they also, if we look deeper, can echo truths on growth and edification as in finding the righteousness of also of Matthew 6:33. Matthew 6:33 says, we must seek first His kingdom and His righteousness. Salvation, then edification. Kaya sa parehong ito, napakahalaga that we're slim enough to pass through the door. What are the disqualifiers to the narrow door of righteousness? Hindi natin pag-uusapan ngayon yung salvation. We like to believe that we are all saved here. But then, to those who say, oh, I'm already saved, then you were able to already enter the narrow door. You were already slim enough. So you did not carry disqualifying factors na ipinagpilitan ng religion, ipinagpilitan ng good works, ipinagpilitan. Wala tayong ganun. Nakapasok tuloy tayo doon sa narrow door. But you know, there is a second door that we should enter after we have entered the door of the kingdom. And that is the door to righteousness. Kung baga nung araw po sa temple area, you enter the gate and then you are in the courtyard. Nandun na kayo tayo sa patio. Nandun na tayo sa bakura ng templo.
kung ito po'y ating hahambing sa salvation, we already entered the first door. At nandun na tayo sa loob ng temple. We are part of the temple, part of the family of God. But the people of Jerusalem and the people of Israel did not stop there sa courtyard. They have to enter the holy place. So they have to go through another door. Kaya kung tayo pumasok na sa door of salvation, meron pa tayong dapat pasukin, the door of righteousness. Minsan lamang tayong pumasok dyan sa door of salvation, pero yung door of righteousness is a never-ending process. Kaya you have the holy place and you have the most holy place. Kung papayagan niyo ako na i-compare yung layout ng temple dun sa doctrine ng salvation and edification. And there is a very wonderful parallelism. Maraming mga tao, mga Kristiyano, pagpasok nila dun sa courtyard, hanggang doon na lang sila. Hindi na sila makapasok sa second door of righteousness, sa second door of holiness, sa door of ministry, sa door of service. Why? Because they are not slim enough. Kaya naiiwan na lang doon sa labas, kontento na doon, inaabutan na ng kamatayan doon sa loob. Finding the kingdom and not finding God's righteousness. And why do many people do not fit into the door of righteousness? Because they are too fat. Masyadong matataba. Ano po ba yung fat? Fat? Stored energy. In other words, energy na hindi naman nagamit. Unused energy. In other words, unnecessary food eaten. Physical pa po ang pinag-uusapan natin. Basta may isang taong mataba. Kumakain siya ng lampas sa pangangailangan ng kanyang katawan. At yung energy na yun, sapagkat hindi nagagamit, bumubukol kung saan-saan. Ibig sabihin, huy, may kinain ka yata hindi mo kailangan. Ang kailangan lang yata ng iyong katawan ay isang cup ng kanin at kinakain mo isang salop. Ang kinakain lang yata natin dapat ay dalawang hiwa ng karne, nagiging apat. Ang kailangan mo lang yata ang asukal ay isang kutsara sa isang maghapon, kumakain ka ng tabu-tabong asukal. Kaya nagkakaroon tayo ng mga bulges all over. And if all have fat, it only shows that we are eating unnecessary kinds of food or amounts of food. Spiritually speaking, ano naman yung ating mga fats? Nagpapataba sa atin, hindi tayo magkasya sa door of righteousness, of service, of ministry. Anything that our spirit does not need, but we have. Lust of the eyes. Sobrang materialism. Materialistic thinking. Yan ang mga fats. Unnecessary yan eh. Hindi kailangan. Kahit wala yan, mabubuhay tayo. In fact, pag wala yan, mas maganda ang buhay. Pero nandyan, unnecessary. Lust of the eyes. Then lust of the flesh. Sinful pleasures. In fact, the more sinful pleasures the Christians have, the less spiritual they become. Mas nag-e-enjoy ang isang Kristiyano sa carnal, physical pleasures, mas naluluoy ang kanyang espiritu. At sa sino man sa inyo nakakaranas nito, kayo magpapatunay. There is an inverse proportion, indirectly proportionate. The higher your physical pleasure, the lower your spirit. Sa pleasures na bawal. Nararamdaman natin yun. Kaya matapos kang gumawa ng isang physically pleasurable activity, para naman nagkakulukulumot na ganyan ng iyong kaluluwa. Kaya ramdam na ramdam mo rin. Kaya maraming tao ay nagsisisi. And it happens. Lust of the flesh. And of course, another unnecessary fat that we have, pride of life. Mga matatayog na mga pangarap, values, attitudes, ugali na nandyan, hindi dapat nandyan. And because it's there, we become spiritually fat. We are not able to enter the narrow door. The narrow door to righteousness. The narrow door to service. The narrow door to maturity. The narrow door to holiness. Nandun na lang, naiiwan na lang dun sa courtyard, sa patio. Saved naman, talaga namang saved. Pero handun na lang. Hindi makapasok-pasok. Gustong pumasok sa choir, hindi magawa dahil hindi ma-sacrifice ang kanyang schedule. Kasi marami siyang unnecessary na ginagawa sa buhay. Pagka ang ginagawa natin, nakakasagabal na para tayo mag-grow spiritually, unnecessary na yun. Kung ano man yun. Gustong magturo, pero merong ganitong klaseng sinful relationship. Kinikilabutan naman, natuturo-turo, tapos merong sinful relationship. So,
hindi na lang nagtuturo. Hindi makapasok doon sa door, palibasa mataba. May mga unnecessary excess paths. We cannot just stand in the courtyard of the kingdom forever. Why? Because we must change from glory to glory. Hindi sapat na member ka ng church. Dapat umaasenso, nagkakaroon ka ng gawain, nagkakaroon ng katuturan ng iyong pagiging member. Hindi sapat na pumasok sa courtyard ng temple, you must enter into the holy place. And when the Lord died on the cross, even the temple curtains were torn so that we too can enter the most holy place. So it's a progression. Dapat umaasenso. Another reason why people cannot enter the narrow door to righteousness, not to salvation, unnecessary baggage. So yung isa internal, nasa loob ng katawan, fats. Yung isa naman, unnecessary baggage. Nasa labas na. Pwede na lang tanggalin eh, para ka na lang makapasok. Alam nyo daw, mayroong isang lahi ng mga unggoy sa Pacific, at sa mga coasts ng Pacific, na napakadaling hulihin dahil itong mga unggoy na ito, para nyo lang sila mahuli, meron lang kayong malaking-malaking baon ng nyog. Tapos lalagyan nyo lang sa loob ng bato, pebble. Di ba ang nyog may butas yun? Yung may butas. So bubutasan nila yung nyog, sisilipin ngayon ni unggoy ang butas na yan, makikita niya ang bato. At yung si unggoy, ipapasok niya ang kanyang kamay, shoot na shoot naman, kukunin niya ang bato. Pag hawak na niya ngayon ang bato, malaki na yung kamay niya, hindi niya kayang ilabas. Pero dahil ang mga unggoy na ito, never say never. They never give up. Hindi sila talaga aalis. Hindi nila iiwan ang batong hawak nila. Kaya huli sila. Kahit nandiyan na yung huhuli sa kanila, hindi nila tatanggalin yung bato na yun para mahugot yung kamay, para sila makawala. Hindi nila gagawin. At marami po sa atin mga kaibigan, mga kapatid, huling-huli ni Taning dahil ayaw bitawan yung bato na yun. Unnecessary luggage. Mga unbelievers na mga girlfriend at boyfriend. Mga illicit, immoral relationships. Mga unnecessary dreams and unnecessary ambitions. Meron tayong unnecessary kasi meron namang necessary eh. Meron namang dapat lang. Tama lang maging progressive, maging achiever ang Christian. Pero may mga unnecessary. Ano yung unnecessary? Yung nahuhuli-tuli tayo ng jablo dahil doon. Unnecessary yun. Tulad ng unggoy, kahit naman bitawan niya yung bato, buo pa rin siya eh. Bakit hindi niya bitawan yun at ang mahugot niya yung kamay niya? Unnecessary. Pero akala niya necessary. Samantalang nabuhay siya, kung ilang taon na siyang buhay na wala naman yung batong yon, nung makita niya bigla yung bato, parang hindi na ako mabubuhay pag wala yung batong yan. O di ba ganyan yung mga in love? 17, 18, 19, 29 years na nabubuhay, nung may nakilala bigla, hindi na niya kayang mabuhay pag wala yon. That's a lie. Tagal-tagal nyo nang nabuhay nung wala yan eh. Hindi nyo pakilala yan, buhay na kayo. Alam nga namang mawala lang yan eh, namatay kayo. Pero yun, hindi ako mabubuhay pag wala ka. Nag-emote pa, no? It is not true. And many people are not able to enter the narrow door because they carry a lot of unnecessary luggage. Kailangan tanggalin yan para tayo makapasok. And this unnecessary luggage may be people. They may be cares and worries. Ang tagal-tagal lang nakatayo sa harap ng pinto ng ministry, mission work, pastoral work. Pero ang mga luggage, paano na ang aking subdivision na pinabalak-balak? Paano na ang aking mga pangarap? Paano ko na mapakakasalan ng girlfriend ko sa Philippine Plaza? Kahit sa plaza ng Bambantarlak, pwede namang gawin niyang kasalan na yan. Pero gusto pa ganito, ganun. So hindi sila makapasok sa mga ministries dahil may mga maraming baggage. And people don't want to just simply drop them so they can get in. Marami sa inyo nakangiti. Siguro nakaka-relate kayo sa sinasabi ko. Now, there has been times or maybe up to now na nakaharap kayo sa door of righteousness, whatever it is, pero hindi kayo makapasok dahil fat o kaya may dala. Kung ano man yun. What do we do with these disqualifiers? Internal tsaka external. What do we do with body fat? Ano bang ginagawa sa body fat physically? You should have less and less intake of food and more exercise.
Ganon din yan, spiritually speaking. Huwag nating pabayaan na pumasok sa ating sistema, sa ating isip, sa ating buhay, yung mga bagay na hindi dapat pumapasok doon. At kung nandun na, mag-exercise tayo para siya mawala. Alam niyo yung exercise, binabanat ang buto, pinipilipilipit, yumuyuko-yuko ka, stretch, flex, stretch, flex. Ganyan na ginagawa din sa ating espiritu para mawala ang unnecessary fat. And what do we do with excess baggage? We have to remove. Hindi naman part ng katawan natin yun eh. Pwedeng tanggalin yun. Kung hindi nyo yun kasamang ipinanganak, pwede nyo yung tanggalin. Siguro kung sino man yung taong iniibig nyo na yan, lalo't hindi naman tama sa tingin ng Diyos, liban nilang ipinanganak kayo, magkakabit talaga yung kambal na magkakiisa ang ulo nyo na ganoon, mabubuhay kayo na wala yan. Anything that you were not born with, you can do without. Kaya pagka tayo, dinadaya na ng kaaway na hindi ko kayang mabuhay ng ganito, hindi ko talaga kayang mabuhay ng walang patis. May naririnig kayong ganon? Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Hindi totoo yan. Wala, hindi ka naman ipinanganak na may kasama kang bote ng pentay patis. So it is a policy that we have to remember. Anything that you were not born with, you can do without. Anyone that you were not born with, you can do without. Kahit pa nga kambal kayo ipinanganak, ang laban na lang Siamese twins kayo, pwedeng wala pa rin. So, hindi totoo. The devil has deceived many of us into believing that we need too many things to live. That we need so much to be able to be happy. That we need this and that to have a good sense of life. It's not true. You know, the less dependent we are on things and people, and the less people and things we need, the less entry points for Satan to deceive us. Kasi habang marami kang nire-require, habang marami kang kung ano-ano na dapat nandyan, ang dapat nandyan, lalo tayong nadadaya. What do we do with excess baggage? Napakasimple, bitawan para tayo makapasok. Parang yung unggoy, bitawan ng bato. Habang siguro pinag-uusapan natin to, naiisip niya rin mga kapatid, kung meron man dito, na may hawak na bato. Ano kaya yon? Sukdo lang mahuli na ni taning, sukdo lang mapahamak, sukdo lang na kung ano-ano na ang mangyari ng mga negative things sa buhay, basta hawak pa rin yon. We should let go and leave these things behind so we can enter the narrow door. Remember, the door is narrow and the way is hard that leads to life. And those that find it are few. Life doesn't mean eternal life. It means life as in yung nakaka-enjoy na life. As in a prosperous spirituality life. Hindi lang ibig sabihin nun eh, salvation. Kundi ko anong ibig sabihin ng life? The door is narrow and the way is hard that leads to life. And those that find it are few. Why? Because the door is wide and the way is easy. That leads to destruction. And those that enter by it are many. At kung itataas na natin ng isang antas ang usapan, hindi salvation, kundi righteousness. Totoo yun. The way to righteousness, to service, to ministry is narrow and difficult. So many choose the easy way. Many choose na wala na lang commitment. Ganun na lang. Hindi na ako magsasabi kailan ako darating. Hindi ako magjo-join ng kahit anong group. Para, hindi na ako na-obliga. Yung ganun, gusto nila madali. And those that find it are many. Remember, brothers and sisters, the door to righteousness is very narrow. Body fat and extra luggage hinder entrance. Alam na naman natin kung ano siguro yun. Hindi na kailangan isa-isahin pa dito kung ano yung mga body fat na yan, mga unnecessary luggage. Alam na natin yun. Lalo Christian, nandun pa yung Holy Spirit bukod sa yung mental knowledge, nandun pa yung spiritual knowledge because the Holy Spirit tells us na nandun yun. So hindi na natin pipilitin pang pag-usapan kung ano yan. Kung ano man yung bato na yon, alam nyo mga kapatid, kung may hawak yung bato o wala. Kung ano man yon, alam natin yon. Pero ang mahalaga ngayon is not to know what is right, but to begin to know and to do what is right. And let's do it. Stop standing before that door. Enter! Because the Lord is in there, in the most holy place.
awaiting the people that will leave their luggage and will slim themselves up so that they could get in to the holy place. And the Lord awaits not only to reward, but to give joy. And even the attempt, even the pursuit, is already glorifying to the Lord. Let's spend some time in silence. Hilingin natin sa Panginoon, ipakita sa atin lahat yung mga bato na yan. All this body fat and all this unnecessary luggage that we carry, nagiging hadlang tuloy, hindi tayo makapasok into the holy place. Nandun na lang tayo sa courtyard of salvation, hindi na makapasok into the door of righteousness, the door of service. At ngayon mga kapatid, huwag lang nating ilimit dun sa mga alam na natin. Bigyan natin ng puwang ang Espiritong Banal na ipakita sa atin yung mga hindi natin napapansin na nandun pa rin pala na mga unnecessary luggage, excess fat. Allow the Spirit to speak to each one of us. Salamat sa pagpapakita nyo sa aming excess weight and excess baggage. Turuan nyo kami Panginoon na hindi na ipagpaliban pa. Huwag nang paulit-ulitin ang mga pagpapaliban pa to slim down and to throw this unnecessary luggage away. Ituro niyo po sa bawat isa sa amin na ngayong nakapasok na kami sa door of salvation, pasukin naman namin yung narrow door of righteousness. Sapagat naroon kayo, naghihintay sa amin. Turuan niyo po kami, Lord, not only to get to the end of that very narrow tunnel, but also to enjoy your presence and your company every step of the way. Dahil kahit yun, Panginoon, ay makipot at masikip, kasama naman namin kayo. Yun ang mahalaga. Ituro niyo po sa amin yun. Huwag pahalagahan ang mga bagay na humahadlang para makapasok kami. At tumigil na kami, Panginoon, ng katititig, kaiisip, pagdadalawang isip, kundi mag-decide ang bawat isa. Nabitawan ng lahat ng hindi kailangang dalhin at sumunod po sa inyo. At nang sa gayon, Panginoon, hindi lang namin matagpuan ang kaligtasan, kundi matagpuan parami ng napakarami yung sorpresa na iniwan along the way, na marami po sa amin hindi namin nakikita sapagkat hindi namin tinatahak yung makipot na daan. Hindi namin nakikita ang yung mga provisions at directions na iniwan along the way dahil hindi naman kami pumupunta. Ituro niyo po sa amin. Salamat sa pakikipag-usap niyo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name. We hope you enjoy listening to Pastor Ed Lapis' messages, Volume 7. Pastor Ed Lapis' messages are available in 15 different volumes. If you want to explore additional titles, log on to csm-publishing.com. CSM Audiobook. Hear the truth while on the move.